everyone! Welcome back for today's video. Magluluto tayo ng tuna lumpia. And ang challenge for today's video is 150 pesos ulam challenge. Kaya, let's go! After nating hiwain ang mga gulay, i-strain lang natin ang century tuna. Ang isang can ng century tuna ay nasa 42 pesos. Ito lang yung ginamit namin kasi ito yung nasa bahay. Pero another option is to use Fresca tuna flakes na nasa 24 pesos only. So, i-strain lang natin yan hanggang malabas lahat ng oil at ilagay natin sa bowl. So, i-crush lang natin siya with a fork. Then, ilagay natin yung hiniwan nating patatas at carrots. Ang isang buong patatas ay nasa 12 pesos at ang kalahating carrots ay nasa 7 pesos lang. Ilagay na rin natin ang hiniwa nating onion and garlic. Ang isang buong onion ay nagkakahalaga ng 10 pesos at ang 3 cloves of garlic ay nasa 4 pesos lang. Ngayon, ilagay natin ang breadcrumbs. Yung maliit na sachet ng breadcrumbs ay nasa 18 pesos. Ilagay lang natin sa bowl, sa ating mixing bowl, para maglessen yung pagkabasa ng tuna. Ngayon, lagyan lang natin ng dalawang itlog. Ang isang itlog ay nagkakahalaga ng 7 pesos.
I-mix-mix lang natin ito hanggang well combined. Lagyan lang natin ng salt and pepper to taste. Ngayon, hahaluan lang natin ng Mamacita's oyster sauce. Enough na ang isang sachet na maliit na nagkakahalaga ng 6 pesos. Ngayon ay ibabalot na natin siya sa lumpia wrapper. Ang lumpia wrapper ay nabili namin ng 30 pesos na 50 pieces na sa palengke. So ang total lahat-lahat ay 149 pesos. Yun ay kung gagamit kayo ng Fresca tuna flakes. Sa case ko, yun lang talaga ang meron sa bahay, kaya yun yung ginamit ko. I-deep fry lang natin siya sa mantika hanggang maging golden brown. So we're done cooking and nakagawa tayo ng 40 pieces na tuna lumpia. So taste test na. I have here the sauce. It's a sweet and spicy Del Monte sauce and yung lumpia. Wow. Success. Super sarap. Alright, so I hope you guys enjoyed this video. Please don't forget to share, like, and subscribe. Game 8 Philippines. Bye!